Matapos ang 12 oras sa trabaho, ay uuwi na si Daphne sa kanyang dorm. Nagpaalam na siya sa kanyang mga kasamahan. Uwi na ako ha. Ingat kayo. Sana mayroon pa kayong masakyan. Overtime na naman. Ingat Daphne ha. Tatawag ako sa'yo mamaya. May chika pa ako. Sali ako dyan ha. Joke lang. Pero sana may masakyan pa tayo, no? Anong oras na rin kasi? Lalo na ikaw, Daphne. Malayo-layo ka pa. Matapos magpaalam ni Daphne sa kanyang mga kasamahan, ay bumaba na ito at lumabas sa establishmento kung saan siya nagtatrabaho. Naku, uti na naman si Nurse Daphne. Ingat po kayo sa daan. Delikado na pong ganitong oras. Gusto niyo po ba na ako na magtawag ng sasakyan niyo? Ay, jeep po ang aking sasakyan. Pero salamat po, Kuya Guard. Tugon ni Daphne sa kanilang security guard. Habang naglalakad sa daan, ay ramdam niya na tila pasan niya ang buong mundo sa kanyang likuran. Para siyang banderang winawagayway habang naglalakad, dulot ng pagod. Tumayo si Daphne sa tabi ng poste upang hintayin ang jeep patungo sa istasyon ng mga bus kung saan siya sasakay patungo sa dorm kung saan siya naninirahan. Alas 2 na madaling araw, ngunit wala pa rin ako masakyan. Lord, help me. Bulong ni Daphne sa kanyang sarili dahil isang oras na itong nag-aantay sa jeep. Makalipas ang 3 minuto, may babaeng nakakotse ang nagbaba ng bintana at siya ay tinanong. Miss, anong oras na? Wala ka bang masakyan? Saan ka nakatira? Hatid na kita, delikado rito. Sa Santa Mesa po ang dorm ko, miss. Kanina pa po ako dito. Nakakahiyaman pero hindi ko na po kayo tatanggihan. Tugon ni Daphne. Agad na pumasok si Daphne sa kulay puti at magarang sasakyan ng babae. Nang makaupo siya, parang himala na naglaho ang kaba at pagkabahala sa kanyang isipan. Upang maputol ang nakabibinging katahimikan sa loob ng sasakyan, tinanong ni Daphne ang babae. Ano po ang inyong pangalan? Ako nga pala si Esperanza. Ikaw? Tugon ng babaeng nagmamaneho. Ako po si Daphne. Isa po akong nurse kaya naman ay ganitong oras ay pauwi pa lang ako. Ilang kilometro ang layo ng bahay ni Daphne kung saan siya nag-aabang ng jeep kaya 2 oras din ang biyahe. Daphne, kising na. Narito na tayo sa Santa Mesa. Saan ba ang dorm mo? Tanong ni Esperanza sa humihilik na si Daphne. Ha? Ano roon po sa tapat ng bakery yung red na gate. Pasensya na po kayo. Nakatulog lang dulot ng pagod. Tugon ni Daphne na napatalon pa sa kaba at hiya. Ma'am Esperanza, maraming salamat po sa paghatid sa akin. Dahil po sa inyo, ligtas at makakapagpahinga na rin ako. Ani ni Daphne nang siya ay makababa sa sasakyan. Ako, wala yun. Babae rin naman ako kaya alam ko ang peligro sa daan. Lalo na't madilim at saka hindi naman ito ang unang beses na mayroon akong hinatid at pinasakay sa kotse ko. O siya, sige na, paalam sa'yo. Tugon ni Esperanza at saka umalis. Madam Bella, narito na po ako! Sigaw niya habang kumakatok sa gate. Buti na lang at nandito ka na. Tutulog na sana ako. O siya, pumasok ka na. Umaakit si Daphne sa 3rd palapag dahil doon ang kanyang kwarto. Bigla itong ginaw. Ipinagkipit balikat niya ito dahil madaling araw naman. Nang marating niya ang 3rd palapag ay inilabas na niya ang kanyang susi upang buksan ang pinto sa kanyang kwarto. Nang mabuksan niya ang pinto, halos mapatalo ng kanyang puso sa gulat at kaba sa kanyang nakita. Hello, Daphne. Welcome home. Si Esperanza ang bumungad sa kanya na nakangiti. Ma'am Esperanza, bakit po kayo narito? Pasigaw na tanong ni Daphne. Hindi mo ko namumukaan. Ako si Esperanza Romano. Ako ang bangkay na ninakaw niyo noon sa punerarya. Noong kayo ay nag-aaral pa lamang.
Kinuha niyo ang aking lamang loob. Kinuhaan niyo rin ang litratong aking katawan at saka pinagtawanan. Gusto mo bang iparanas ko sa inyo lahat iyon? Tugon ni Esperanza habang nanilisik ang kanyang mga mata.